The New Channel. The New Channel. Hashtag TNC Now. The views, opinions, and insights expressed in the following shows are those of the host, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel. Our passion sees a community that transforms all things new. I am attorney Pol Sangalang and I'm streaming live from Quezon City. Good morning and welcome to Ask Atty Pol on TNC. Viewing and listening to our contents do not create any client-lawyer relationship. Whatever comments and recommendations that we give during our sessions are strictly for educational, information, and training purposes only. Please engage a trusted and reliable lawyer for legal advice and professional services. Thank you. Hello, good morning once again. This is Attorney Pol Sangalang, and we are now on our fourth episode. Wow, naka-apat na po tayo, pang-apat na tong episode. And thank you, Lord, for giving us this opportunity to live stream once again to help people who are searching for answers. No, kaya nandito po tayo as Attorney Pol because we are ready to answer. But before anything else, let's start our program. Let's start our session with our opening prayer. Okay, please join me as we go and approach the throne of our Lord. Let's approach His presence. Let's approach His throne with reverence and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we humbly come before You in gratitude for the victories and challenges of this fruitful day. We thank You for all the blessings, mercy, and kindness that You have bestowed on us and our families as we ask for Your forgiveness for our sinfulness and our shortcomings. We ask for Your guidance, knowledge, and understanding for today's legal coaching session as You continue to open our hearts, our minds, and all our human faculties for the new learnings that we will receive and encounter today. O loving Father, O heavenly Father, send forth Your Holy Spirit to guide us, to enlighten us, to educate us, to inspire us to do things in accordance with Your will. We ask this in the name of Your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Okay. So, welcome again and thank you for joining me dito po sa Ask Atty Pol. We have collected questions. We have distributed survey through Google Forms, no? And a lot of questions have been coming in.
But of course, we are also, since we are live, no? Pwede po kayong magtanong, no? Hindi lang po yung mga nag-submit doon sa ating mga forms ang ating pagbibigyan ngayong araw na ito. So, if you are watching us via Facebook, via YouTube, or via LinkedIn, no? We are streaming live. All you need to do is type in, post, and code your question dyan po sa comment section. Use the comment section of our live stream and we will check every now and then kung may mga katanungan po kayo dyan, if you have questions, issues, and concerns that you would like to have an answer or clarification or guide, no? Nandito po kami at tutulungan po namin kayo sa abot ng ating kaalaman at makakaya. Okay, so start writing those questions, start posting those questions. So by the way, we are streaming live in three platforms, no? Facebook Live, YouTube Live, and LinkedIn Live, no? And of course, we are here in our new home, TNC, the new channel. Okay, so start writing your questions and check po natin yan. Okay, but as I said, meron po tayong mga ginather, kinolek throughout my practice being a lawyer and of course having a lot of experience handling labor cases and advising clients about labor-related disputes and concerns, issues. I have collected through the years frequently asked questions. And one of those questions ay ito po, no? Let's present Ms. Sigrid, our first frequently asked question of the day. So, since this is a frequently asked question, ginamit po natin ang pangalan ni Juan de la Cruz as a question sender. But actually, ito po, this question has been asked time and time again, repeatedly, by clients, by friends, by strangers, no, who would like to ask me for a piece of my mind, no, kung ano ang masasagot dito. So ito po, no, Sigrid, pakibasa nga. Attorney Paul, I want to immediately resign, but my employer required me to work for 30 more days. What should I do? Okay, ito po ang nagiging common conflict, no? Bukod sa release of final pay, bukod sa clearance, bukod sa certificate of employment, isa pa ito sa nagiging talagang irritant or friction. Oh, umalis na nga yung employee, nagpapaalam na nga, nagre-resign, nagkakaroon pa ng ganitong dispute, no? So, syempre, maraming situation na pwedeng mangyari ito. The employee who wants to resign might have already a job waiting, no? In some of the situations that I've handled, no, and gave advice, yung employee may visa na, may plane ticket na, mag-a-abroad na. Hindi, talagang hindi na pwedeng pagbigyan yung 30 days, 'di ba? So iyan po nagiging problem, no? So may plane ticket na o kaya yung bagong employer pinapareport na kaagad kasi for urgent hiring or may sakit, ano? May emergency, uwi sa probinsya. So ang dami pong possible situation na kailangan yung employee ay mag-immediately resign, no? At hindi na niya kayang pagbigyan yung 30 days na turnover period na nire-request ng kanyang employer. So para po sagutin itong question na ito na malimit na nagiging alitan, no? Dispute, no? Hindi pagkakaunawaan, misunderstanding and miscommunication between employers and employees. We have to determine, we have to find out ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito. Now, basic po na ang ating basis dito is the labor code because the labor code is the law that governs employer-employee relationship. At meron bang sinasabi ang labor code tungkol dito sa situation na ito? Meron po, no? There is. So both employers and employees must be guided by this very important provision of the labor code that oftentimes hindi alam ng nakakarami, hindi alam ng management, hindi alam ng mga managers, mga business owners, executives.
and supervisors. At hindi rin alam, of course, kung hindi nga alam ng management, lalong-lalo pa, hindi rin alam ng mga employees kasi hindi naman tinuturo ito. Hindi naman ito tinuturo sa high school, senior high, or sa college. No? Wala akong alam na subject except kung related talaga dyan, like human resource management, na may subject about employment, no, in college or in senior high school. So ano ba ito? We have the renumbered labor code. And under Article 300, tandaan nyo po yan, no? Mag-google nyo yan. Google it, Google search it. Article 300 of the renumbered labor code is our legal reference for these kinds of situation. Ano po ang sinasabi ng Article 300? No? Ito po ay about termination of employment when initiated by the employee. Pag yung employee po ang naggusto na magputuli na ang employer-employee relationship. Pwede po yan, no? So, pwede naman pong ang situation, ang employer ang gustong pumutol, gustong mag-terminate ng employer-employee relationship. Pero, since this is an employment contract at may dalawang partido, no? Employer and employee, the employee can also terminate the employer-employee relationship through the process of resignation. Now, through the process of resignation, tina-terminate ng isang employee ang employment contract, ang employment relationship, ang employer-employee relationship. So, ano po ang sinasabi dito? Two parts ito. Article 300 of the renumbered labor code has two parts. No? Part A and Part B. Doon po sa Part A, sinasabi po yung general rule na kung ang isang employee mag-resign ng wala namang kasalanan si employer, no? Wala namang wala siyang issue sa employer. Wala siyang kumbaga wala namang ginagawang masama yung employer sa kanya, no? Ang tawag diyan, no just cause, no? There is no just cause for the resignation. Gusto lang ng employee na mag-resign for whatever reason, because of health reason, personal reason, family reason, or the employee wants to go abroad or wants to transfer to a new employer, no? For whatever reason, basta walang kasalanan, no? Walang pananagutan sa employer. Ang tawag po diyan, resignation without just cause. Now, ano po ang sinasabi ng labor code? Ano, may obligation ang isang employee. Ang obligation niya ay to give 30 days advance written notice sa employer, no? Yun po ang nakasulat sa labor code. The employee must provide 30 days advance written notice to the employer prior to the effective date of the resignation. So ito pong 30 days na ito, sometimes it's called the notice period, sometimes it's called the turnover period, sometimes it's called the render period, wherein the employee must render additional work for 30 calendar days, no? And after lang noon, dun lang po siya pwedeng umalis, no? Pwedeng umexit. So yan po ang nakalagay. Pag hindi ginawa ito ng isang employee, anong sinasabi ng labor code, no? The labor code provides that if the employee failed to provide such notice or comply with such 30-day notice, the employee can be held liable, no? Pwede siyang maging accountable. Bakit po? Kasi alam nyo, sa situation sa isang workplace, sa isang company, maraming activities yan, maraming deliverables, maraming commitments. At saka may mga projects yan at may mga ginagawa, no, na kailangan talaga pina-follow through. Pag naumpisahan na, kailangan tapusin. Now, pag ang isang employee nag-immediate resignation, what happens, no? Kawawa naman yung employer na umaasa sa serbisyo ng employee. So parang kung immediate resignation yan, what happens to the employer? It's like parang nasabotahe siya. It's like an economic or financial sabotage. Kasi paano yan, no? Paano niya imi-meet yung mga obligasyon niya, mga commitments and mga deadlines for his customers, for his clients? At paano naman yung mga may iwang mga co-employees, yung mga co-workers? No, sila yung sasalo nung may iwan ng trabaho. So, sino po ang mapeperhisyo dito? Hindi lang po yung employer, pati po yung mga kasamahan na maiiwan, mapeperhisyo rin sila. Kasi sila po ang tatangan, sila po ang magkikere ng burden ng iniwan ng isang employee na nag-immediate resignation.
So because of this, the labor code sees to it na may 30-day turnover period for the benefit, number one, of the employer, and number two, of the other employees, the co-employees, no? Kasi hindi biro po yan na matambakan ka ng trabaho. So, ano mangyayari dyan? Kailangan mag-overtime, kailangan humanap ng replacement, baka kailangan mag-train pa, baka kailangan mag-hire pa, no? Eh, bago ka makapag-hire ng replacement, bago ka makapag-train ng replacement, no? It will take time. At paano kung andyan na yung deadline, no? So, that's why I mentioned that it can be equivalent to a financial or economic or business sabotage, no? Kaya may ganyang provision po for the protection of the employer. So, now, ang isang employer who was injured, harmed, prejudiced, inconvenience in any way because of the immediate resignation of the employee, or kung hindi man immediate resignation, hindi tinupad ng employee yung 30-day requirement na yon, no? The employer can go against that employee. Pwede niyang i-hold yung employee liable and accountable for whatever harm, prejudice, damage, injury, loss, and whatever inconvenience that happened, no? Baka na-delay yung delivery, baka nagkaroon ng penalty, baka na-default si employer. So ito pong mga na-experience niya, mga penalty, mga interest, mga charges, mga overtime dahil kailangan niya magpa-overtime ng tao. Ito po, lahat pwede po yung computein ng isang employer at pwede po yung i-charge doon sa employee na hindi tumutupad doon sa kanyang obligation na magbigay ng 30 days notice. And of course, kailangan kwentahin niya, no? According to the labor code, no, the employee may be held liable for damages, no? Wala pong specific amount. The labor code did not mention any specific amount kung magkano dapat ang babayaran ng isang employee na hindi nagko-comply doon sa 30-day notice period or 30-day turnover period. Pero nakalagay doon damages, no? Based sa batas, under the civil code, no? When we talk about damages must be proven, no? Hindi po yan basta-basta huhugot ka lang ng any amount in peso, let's say 10,000 pesos, 50,000 pesos, 100 pesos, no? Na basta iisipin mo lang, no? You have to prove this, you have to itemize, you have to substantiate ano ang mga harm, losses, damages, injury, inconvenience, prejudice, and other adverse consequences or effect that the employer, the management has suffered because of this non-compliance with the 30-day requirement. And ito i-itemize, lalagyan nyo ng peso value. And then pwedeng i-charge sa employee at pwede yung i-set off, i-offset doon sa kanyang final pay, no? Napag-usapan natin in the previous episode. I hope you watch our previous episode because we talk about certain topics like final pay, no? So yung final pay nitong resigning employee, no? Kailangan i-compute 'yan. Of course, kailangan i-release 'yan, no? Meron tayong labor advisory regarding the release of final pay. It must be released within 30 days from the date of the severance of the employer-employee relations. However, ito pong final pay computation, pwede pong ibangga dyan, pwedeng i-offset, no? Offsetting. Allowed po yan under the civil code. When there are mutual claims against each other, let's say the employee has a claim for final pay and the employer has claim for accountabilities dahil dito nga sa mga losses na and damages na na-suffer niya, no? Pwede pong pagbanggain yan at kung ano ang diferensya niyan, yun lang ang i-release. Now, what if napakalaki nung damages and losses caused to the employer, yung employee pa po ang may utang, no? Yung employee pa ang kailangan magbayad at pwede po siyang kasuhan, pwede siyang mademanda. Depende po sa amount na kung magkano yung perhisyo na mapapatunayan ng employer laban sa kanya. So magkikita po sila sa korte. So yan po, no? That's part A. That's part A of the labor code provision, article 300. Now, ano naman yung part B? Now, may part B. Part B is the exception to the general rule. No, part A is the general rule. 30-day notice is the general rule under the labor code. But there is an exception to the general rule. Ang sabi po sa part B, if there is just cause. Anong ibig sabihin ng just cause? May justifiable cause. Pero ito po, naka-enumerate dyan. No? Specific po kung anong ibig sabihin ng just cause. Pag sinalbahe ng employer, si employee, eh bakit pa siya magta-30 day?
Kaya nga siya nagre-resign kasi sinalbay siya, minaltrato, no? So anong sabi diyan? Number one reason na hindi na kailangan mag-render ng 30-day notice or 30-day turnover period ang isang employee is when there is serious insult, no? So nakalista po diyan, kaya nga maganda mabasa po natin ang labor code kasi nakalista po dito kung kailan pwedeng mag-immediate resignation ng isang employee. No? So, number one na pwedeng mag-immediate resignation, wala nang 30 days. No? Number one, serious insult by the employer or his representative. No? O yung manager, yung supervisor, yung team leader. No? Kasi mga representative yan ng management. Serious insult on the honor and person of the employee. Yung talagang niyurakan yung dangal mo, yung sense of dignity mo. Hindi lang minor insult, ha? Serious insult, no? Pwede ka nang mag-immediate resignation. Another ground for immediate resignation is inhuman and unbearable treatment accorded the employee by the employer or his representative. So ano po itong inhuman and unbearable treatment? Yung para pong tinatratong hindi tao, no? Inhuman. Ano yan? Yung halimbawa, violation of occupational safety and health standards, no? Ine-expose kayo sa mga toxic chemical, sa mga harmful substance, no? Na wala kayong protection, walang proper protection under the guidelines of the Department of Labor and Employment and the Department of Health, no? So, inhuman and unbearable treatment yan kasi baka magkasakit ang isang employee, baka mamatay because inhuman and unbearable po yan, no? So, that's an example, no? And then, another na pwede na siya mag-immediate resignation is when there is the commission of a crime or offense, no? So, as employer or yung representative, meaning manager, supervisor, team leader, has committed a crime against the person of the employee or any member of the employee's immediate family. No, ano po ang mga, when we talk about crime, ano pong pwede ito? Pwedeng physical injury, parang sinaktan. Pwedeng libel, no? Pwedeng slander, no? Siniraan ng puri. Example yung pagsampal, no, yung mga kahit na hindi naman talaga kailangang magpatingin sa doktor, no, it's considered a crime because it's a slander by deed and unjust vexation is a crime, no. These are minor crimes but still it's a crime, and when this is committed by the employer, the business owner, a manager, a supervisor or a team leader representing the management, no, the employee can use this as a ground for immediate resignation. Kasi, di ba, parang sinira mo na yung relationship when you commit these things. Now, there is a catch-all provision in the labor code, other analogous causes similar to the above. So, any other causes that are similar to above, ano ba yung, what are the above? Serious insult, no? Number two, inhuman and unbearable treatment. Number three, commission of a crime. So, any act or situation similar to the three situations above can also be used as a valid justification for the employee to immediately resign. So, yan po ang sinasabi ng ating labor code. Now, I'm sure marami po kayong mga follow-up questions, mga katanungan, mga clarification, no? At because there's a lot of situation regarding resignation, no? Resignation ng isang employee. So, we can accept kung may mga katanungan po kayo, ipadala nyo na po dito sa ating comment section, sa Facebook, sa YouTube, at sa LinkedIn. Miss Sigrid, paki-check mo nga kung meron tayong follow-up question related dito bago tayo pumunta sa ibang topic, no? Let's exhaust this topic kasi kailangan maintindihan ito ng mabuti, hindi lang ng mga employers, pero ng mga employees. Kasi laging ang napapahamak dito ay ang employee dahil they are not informed of the provisions of the Labor Code, Article 300, no? Okay, Sigrid, paki-check nga. Meron, sir, related dun sa topic. Tatlong question po siya.
Yung okay. First is, Attorney Paul, paano po yung mga nasa investigation process pa? Pero nag-resign na si employee ng immediate without a proper turnover. This is from Ms. Jessa. Okay, thank you Ms. Jessa for your question. Maganda yung question. So, may mga situation talaga. Maraming situation regarding dito sa resignation ng employee. And thank you for giving us that opportunity to address this particular situation. So, I can imagine ano yung sinasabi ni Ms. Jessa, no? So, sinasabi niya, under investigation, ibig sabihin there's an administrative investigation going on for disciplinary purpose or for dismissal. Kasi siguro may violation or offense na na-commit si employee at under due process pa. Pero before magkaroon ng determination kung ano man ang hatol ng management, kung madi-dismiss, kung masususpend, or whatever sanction and penalty na i-impose sa employee, nilantakan ng resignation ni employee. So may due process, mag-explain ka, then habang nag-resign na kaagad si employee. So ano ngayon ang pwedeng mangyari, no? Okay, ganito po 'yon, no. Since yung employee na po ang voluntarily nagre-resign, as long as voluntary yung resignation, pwede naman pong pagbigyan niyan ng management. Kasi kung hindi naman niya talaga kailangan yung employee na mag-render ng 30-day notice period, no? Or yung tinatawag nating turnover period, pwede naman pong pagbigyan, no? The employer has the discretion, has the prerogative to waive, no? Wala na yung 30-day period. Hindi ka na kailangan mag-turn over. Kasi yung 30-day period is for the benefit of the employer and the co-employees who will be left behind, no? So if there's no need for a proper turnover based on the view of the management, no? Pwede pong i-waive na. Pwedeng sabihin na ni employer, okay, hindi ka na kailangan mag-render ng 30 days. You can immediately resign. Or, hindi naman kailangan buuin yung 30 days na yon. Pwedeng kung ang kailangan lang for a proper turnover is just 1 week. O di 1 week, no? 7 days or 5 days kung 5-day work week, di ba? That would be enough, no? So, it is the employer that will decide whether to maximize the 30 days, to shorten the 30 days, or to completely waive the 30 days because the employer will determine kung kailangan pa niya si employee o hindi. So in that particular situation na minention ni Miss Jessa, no, so kung halimbawa the employee is nakita may initial finding na guilty at the presence of the employee is not anymore beneficial to the company or to the co-employees or to clients or whatever, no? Pwede naman na sabihan si employee, okay, we will allow you to have an immediate resignation, no? So, employer po magsasabi niyan, no? And magandang situation na yan, mag-segue lang ako to another situation, no? Not necessarily yung question ni Ms. Jessa. So, ito nga kasi earlier sinabi ko maraming possible situation, di ba? That the employee may naghihintay ng trabaho, may plane ticket na, o kaya may sakit yung magulang, kailangan umuwi at kailangan alagaan, hindi na niya kayang mag-render ng 30 days, no? Ang solution po dyan, no, is makiusap, no? Makiusap po tayo. So if you're the employee na may under that situation, ito po ang suggestion ko. Makiusap po kayo sa inyong boss, sa inyong manager, na payagan kayo na mag-immediate resignation or siguro meet halfway. Baka masyadong mahaba yung 30 days. Syempre, you have to consider the situation of the management and the situation of your co-employees, no? Medyo may malasakit naman po tayo, no? Kasi nagsama naman po kayo at nagtrabaho kayo. Kung maayos naman yung samahan nyo, bigayan po yan, malasakit. So, maybe you can meet halfway, 1 week, 2 weeks, no? Pagbigyan, so pwede po, pakiusap lang, sabihin nyo lang po yung dahilan kung bakit kinakailangan na
umalis kayo kaagad at hindi nyo na matatapos yung 30 days. Pero at the end of the day, no, it's still the management, it's still the employer that will decide kung ima-maximize yung 30 days or completely hindi na kailangan. Okay? So, Miss Jessa, balik tayo doon sa tanong mo, under investigation. Sa akin po, ganito, tanggapin nyo na lang yung resignation. Kung voluntary yan, ha? If the resignation is voluntary, tanggapin nyo na lang kasi the fact that you're investigating the employee at baka ma-dismiss pa yan, kaysa i-dismiss nyo yan, di ba? Mas mabuti na siya na mismo ang kusang pumuputol ng inyong employer-employee relationship. However, ito lang ang masasabi ko. Kahit na i-accept nyo yung resignation, huwag nyong ihinto, no? Continue with the administrative investigation process, no? Ituloy nyo, no? So, again, ganito pa, just to clarify. Accept the resignation because it's voluntary anyway, but continue the investigation. Bakit po kailangan i-continue kahit tinanggap nyo na yung resignation? For the purpose of determining accountability. Baka may ninakaw, baka may nasirang kagamitan, baka may mga kailangan siyang pagbayaran, no? So it's for the purpose of determining accountability as well as clearance, no? So wag niyo pong ihinto. Ituloy niyo yung investigation, no? Ituloy niyo po 'yan. But kung voluntary yung resignation, tanggapin. Okay, kasi yun doon din naman yan papunta eh. The termination of the employer-employee relationship. Okay, any other question related, Ms. Sigrid? Sabi mo, tatlo. Yes, sir. This is from Mr. Lemuel. What if the employer requires more than 30 days turnover? Legal po ba yun? Okay, maganda rin yung tanong na yan kasi nangyayari rin yan, nangyayari rin po yan, no? So, balik tayo sa labor code. Anong sinasabi ng labor code? 30 days lang po. Alam nyo, ito po ay balancing of rights. Meron po tayong isa pang batas na dapat nating malaman. Ito po ang ating constitution o saligang batas. Nakasulat po sa ating constitution under Bill of Rights na bawal ang tinatawag na involuntary servitude, yung pagpwersa sa isang tao na manilbihan o magtrabaho. Yan po ang involuntary servitude. Ang involuntary servitude ay synonymous to the word forced labor. Yan. Involuntary servitude, related po yan sa forced labor, yung pinipilit ka, sapilitan kang pinagtatrabaho. At ibig sabihin nung kung sapilit kang pinagtatrabaho, ano pong equivalent yan? Slavery, no? Pang-aalipin. Ang pang-aalipin, ang forced labor at ang involuntary servitude po ay pinagbabawal ng ating saligang batas, ng ating constitution. That's why may karapatan po ang mga employees na mag-resign. No? Mag-resign kung ayaw na po nilang mag-serve, no? Nasa Bill of Rights po natin yan. However, binabalanse po natin ang karapatan nga ng employee na mag-resign kung ayaw na niya. No? Hindi po natin mapipilit ang isang employee na ayaw nang maging employee, ayaw nang magtrabaho. Hindi po natin mapipilit except kung ano yung sinasabi ng labor code. Why? Because we have to balance the rights of the employee under the Constitution, the right against involuntary servitude as well as the right of the employer and the co-employees na hindi naman sila maperhisyo kasi may karapatan rin naman sila na maprotektahan because they have economic and financial rights and the employees who will be left behind, no? The co-employees who will be left behind, sila naman ay maperhisyo rin. So it's just a balancing. So 30 days is the amount of time that the law considers as reasonable, no? Reasonable compromise between the constitutional provision against involuntary servitude and the right of the employer and the co-employees, no? Yung 30 days. Ngayon, paano pag more than 30 days ang sinasabi ng isang employer? Of course, pwede pong pwede po sabihin ni employee, teka, I have my constitutional right eh.
against involuntary servitude. You cannot force me to render work. And I'm just going to follow the labor code, which says 30 days. No? So yun po ang sagot dyan. However, there's another exception to the rule. What if there is a written contract? No? Sa, in some employment contracts, halimbawa ka, kaya mag-ingat po kayo mga employees sa mga employment contracts na pinipirmahan nyo. Basahin nyo po yan. In some employment contracts, nakasulat po dyan that the turnover period or the notice period prior to the effective date of resignation is more than 30 days. No? In some contract, it is 60 days. In some contracts, it is 6 months. No? Notice period. And the reason for this, bakit po may mga ganyang employment contract, is because there are certain jobs that require a longer turnover period. May mga ganun po talaga. There are certain jobs, no? Hindi po lahat, no? But there are certain jobs that require a longer turnover period, longer than 30 days, and even up to 6 months, no? So may mga alam akong trabaho na kailangan talagang ganyan, katagal ang turnover period. Now, if there is a contract, at yan po ay valid, at pinirmahan niya ng employee, that is a legal obligation between the employer and the employee. So kung nakasulat po yan, kontrata, pinirmahan ng employee, of course, presumption doon, binasa yan ng employee. Bago niya pinirmahan yan, binasa niya at naintindihan niya na meron siyang obligasyon na more than 30 days. Kung yan po ay nasa kontrata, yan po ay pwedeng ma-enforce, no? Dahil kontrata po yan, kasunduan yan between the employer and the employee. Pero kung wala pong written agreement between the employer and the employee for longer than 30 days, then we have to abide by what the labor code provides. They're hanggang 30 days lang. Okay? Thank you for your question. So Sigrid, yung pangatlong question na related. So this is from Ms. Karen. What if the employer imposed a 60 days render? 60 days, oo. By agreement po yan, no? By agreement. So kailangan po merong agreement. So the agreement ideally should be in the employment contract. Doon po sa pinipirmahan nyo bago kayo hire, no, may employment contract. Kung may nakalagay po doon na agreement kayo na 60 days, eh valid po yun. Kasi pumirma kayo doon eh. You read that, you agreed to it, therefore you have to comply with it. Word of honor po yan, no? Word of honor, tuparin po natin ang mga kasunduan, ang mga obligasyon natin. Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi ko po nabasa yan eh. Pinirmahan mo eh. Binigay sa'yo for you to sign. So, if there's a 60-day agreement, then we have to comply with the 60-day agreement. No? Otherwise, pag hindi po natin tinupad yan, may mga consequence yan. Pwede po kayong ma-hold accountable, responsible, and liable for any damages that the employer or the management will suffer as a consequence of your breach of contract. No? Breach of contract po ang tawag dyan. Okay, pero kung wala pong agreement, no, at ini-impose lang, sinabi ng employer, magtrabaho ka ng 60 days, no? Wala kayong kasunduan, basta sinabi lang magtrabaho ka ng 60 days, bawal po 'yan, no? Pwede niyo po sabihin na under the constitution, bawal 'yan, bawal ang slavery, pang-aalipin, bawal ang forced labor, pamimersa ng pagserbisyo ng ayaw sa kagustuhan ng isang employee, bawal po ang involuntary servitude. And bawal po yan. At sa labor code, hanggang 30 days lang. Yun po ang pwedeng sabihin ng isang employee. Okay? Meron pa? May pahabol ba, Ms. Sigrid? Regarding this yes, topic? Sir. Meron po isa. Sige. Sabi niya sabi po, niya from Ms. Eileen, paano naman po kung hindi tinapos ang 30 days? Ayun. Pag hindi tinapos yung 30 days, in violation of the labor code, as I mentioned, no, what happens is the employee can be held accountable, can be held liable and responsible for whatever damages that the employer or the management will suffer, no? So kailangan pong compute-in 'yan. Minsan po walang consequence, no? Kung walang consequence yung halimbawa wala na hindi naman perhisyo si employer, di wala, no? Wala po. Hindi mapapanagot si employee kasi kung totally wala namang naging bad effect, wala namang negative impact
yung pag-immediate resignation niya. Di, wala namang pwedeng kaltasin sa kanya o pwedeng habulin. Yun pong damages na yon, kailangan pong patunayan yon ng isang employer. Hindi po yun automatic. No, kailangan po niyang i-itemize 'yon. Ano ang mga losses niya, ano ang mga injuries niya, ano ang mga inconvenience, ano ang mga harm na nangyari sa kanya because of the non-compliance with the employee. Itemize 'yan. Dapat may peso value 'yon kasi pwedeng i-offset 'yon against the final pay. Do sa last pay or back pay ng isang employee, pwede pong i-charge 'yon. Kung kulang yung final pay, last pay or back pay, pwede pong idemanda sa employee sa korte. No, pwede po siyang sampahan ng kaso ng isang employer kasi naperhisyo nga siya. Alam natin, baka may project na na-terminate, may customer na kinancel yung order. So yung mga ganun po, pwede pong i-charge po yun lahat sa isang employee na hindi tumupado sa 30-day rule. Now, in some employment contracts, meron pong fixed amount. No? Ito po ang tawag po dito, liquidated damages. No? Sa employment contract po, minsan nakasulat dyan na kung magkano yung babayaran ng isang employee na hindi tumupad doon sa kasunduan na mag-re-render siya ng 30 days. And sometimes it is equivalent to 1 month, no, liquidated damages, 1 month pay. Yun po ang ibabawas kay employee. Minsan 2 months pay, minsan 3 months pay. No? So it's a specific amount or computation, kung paano mako-compute po yung kung paano i-assess yung amount of the damages that can be charged against the employee. Okay? Meron pa si Grid na related? May 2 questions, sir, pero this is regarding with salary and contracts na po. Okay, sige. So, punta na tayo sa prepared question natin na number 2 based on the survey, no? So, kasama ba natin ito? Yung nagpadala? Nandito ba siya sa studio? Ay, hindi siya nakadalo. Si Espina. So, this question is from a certain person. Espina nag-submit ng question dun sa ating kinakalat na Google form, na survey. So, ito yung katanungan niya. And we invited him or her to be present dito sa ating studio. Kaya lang hindi yata nakarating. So, ito ang question. Pakibasa mo nga, Miss Sigrid. Attorney Paul, just curious about RA 10911, Anti-Age Discrimination in Employment Act. Since this law was approved in 2016, how come there are still a lot of companies that would post job ads with an age limit? Why are those companies not being penalized? Okay, maganda yung question, no? Tama po, there is a law. Meron po tayong batas, the Anti-Age Discrimination in Employment Act. And under this law, hindi po tayo pwedeng mag-discriminate against young people or old people or any age, no, for that matter, including sa hiring. No, sa hiring, pinagbabawal po na ilagay ang age as a requirement for qualification in hiring. But that is the general rule. General rule po yan. Naglabas po ng implementing rules and regulation ang Department of Labor and Employment wherein sinasabi doon that kasi nire-recognize po ng batas, the law recognizes that in some instances, in some situation, there is a need to have a certain age. Now, for example, this is an extreme example, no? But there are other situations. No? One example, ang hinahanap mo ay brand model or brand ambassador for teenagers or for young adults, no? Kasi sila ay magiging merchandisers, no? At ang kanilang products ay para sa mga young adults, no? Para sa mga kabataan, no? Mga age 40 and below. Of course, kung let's say garments, no? Jeans, upperwear, jackets, no? Na pang medyo kabataan. Siyempre, kung kailangan mong merchandiser diyan, yung mga medyo bata-bata kasi minsan nagsusuot sila, they wear the jeans, they wear the shirt, they
a sample, no, parang sila yung mga walking mannequins, di ba? So ito po, obviously, kailangan po na meron po silang age requirement dyan, no? So nire-recognize po yan ng batas, and it's also recognized in the implementing rules and regulation that in certain situation, there is really a need to specify certain age bracket, no? Ganun po, no? So ang requirement lang po, kung sakaling may ganito pong situation na kailangan mag-hire ang isang employer based on a certain age bracket, ang nire-require lang po sa isang employer is to submit a written its policy, no? Mag-submit po ng written policy sa DOLE, ipareceive po yan sa DOLE for the purpose of showing that it is in good faith, no? So yun po yun, that's the only requirement. So nasa DOLE na po kung babasahin niya o hindi, pero yun po ang requirement, basta mag-submit, no? Basta mag-submit. Now, pag naglabas ng ad ang isang employer at naglagay siya ng certain age requirement, pero hindi siya nag-submit ng hiring policy related to that ad, no? Vacancy ad, no? Pwede pong mapanagot ang isang employer kasi hindi po siya nag-submit. Yung pagsasubmit po ng hiring policy na merong age bracket, it's a requirement because it shows that the employer is in good faith na humihingi siya ng exception to the general rule na bawal itong age requirement, no? So, and then kung nagkaroon ng issue, pag may complainant, doon lang po a-action ang DOLE, no? Doon lang po action ang DOLE. So para maka-action po ang DOLE dito, kailangan po may mga concerned citizen, may mga applicants na magpapadala sa DOLE, no? So kailangan po ano po tayo, vigilant, no? Kasi ang DOLE po hindi naman niya namo-monitor lahat ng mga lumalabas sa ad. Ito naman po mga vacancy ad, hindi naman po yan pinapa-approve sa DOLE bago i-publish or bago i-post. So hindi po yan nakikita ng DOLE. There is no prior approval required from DOLE before these vacancy ads can be posted. Kaya kung gusto nyo pong i-call yung attention ng isang employer, isang company na nag-hire na may age restriction, you have to send it to DOLE para matingnan po ng Department of Labor. Okay? It's 10:47. So, ang bilis ng oras. No? Check muna natin, Ms. Sigrid. Meron pa pong ibang mga katanungan tayo from our audience, from our viewers. Meron po, sir. This is from Ms. Lynn. Regarding okay. With salary, paano mm-hmm. po delay po salary at mag-file daw po sila ng insolvency? Mababayaran mm-hmm. po ba ang salary namin na delay for 1 month? At yung benefits for 3 years na di nababayaran po. Okay. Maganda yung tanong nyo. Miss Lynn, no? Insolvency. Ang ibig sabihin pag insolvency, talagang bankrupt, bankarote na. Wala nang pera, naghihingalo na ang isang company. Now, nangyayari po yan. Kasi ang negosyo, talagang may pagkakataon, nalulugi, no? Nalulugi po ang mga negosyo, mga company, sa mga establishment. So, ito na lang, nagdaang COVID, itong pandemic, itong lockdown, ang dami pong mga negosyo na nagsara. So ano po ang sinasabi ng batas dyan? Ang sinasabi ng batas natin, ang sweldo ng, at ang mga benepisyo ng mga employees ay number one priority na dapat bayaran. No? So lalo na kung yan ay mga payroll na pinagtrabahuhan na, yung talagang ipinasok na ng mga workers na hindi lang sila nababayaran for services rendered. Dapat po yan ang top priority over all other obligation, over loans, over anything, no? Yan po ang top priority. Kailangan mabayaran yan kasi nakalagay po sa labor code, yan ang number one priority na dapat mabayaran because kawawa naman po ang mga workers. So, kung ganyan po ang situation at hindi na po makabayad, ang suggestion ko po, either pumunta po kayo sa public attorney's office or kumuha po kayo ng private lawyer kasi kailangan pong mabilis po ang action ninyo dahil kung alam nyo na yung situation ng company, nanganganib po yan na baka maubos yung asset, baka maiwanan po kayo sa pansita, no? Kailangan pong mabilis tayo, maagap tayo para ma-assert po ninyo ang inyong karapatan
lalo-lalo na doon sa mga pinagtrabahuhan na, yung ipinasok na, yung mga nirender ng service, kailangan po talaga mabayaran yon. So, and then, of course, kung yung public attorney's office natin at yung kung sino man ang private lawyer na may-hire nyo, matutulungan kayo para makolekta ang dapat mabayaran sa inyo. Okay. Of course, pwede rin po kayong pumunta sa Department of Labor and Employment, no? Pero baka magtagal pa 'yon kasi may conference pa 'yan, papatawag, no? Minsan po kailangan mabilisan 'yan, no? So, ang suggestion ko, yes, pwede po kayong pumunta sa DOLE para idulog ang inyong situation kasi hindi kayo nababayaran, that's non-payment or underpayment, but kumuha na po kaagad kayo ng lawyer para po mabilis yung action ninyo. Okay. Next. Ang next question po is from Mr. Limwell. Ako consider po ba as valid yung employment contract even hindi notarized? Yes, yes, Mr. Limwell, no? Ang employment contract po kahit hindi notarized ay valid. Ang requirement lang po para maging valid ang isang employment contract, number one, mutual consent of both the employer and the employee. Ang consent po ay ang ebidensya po na may mutual consent are the signatures of the representative of the employer and of course the employee. Pag may signature yan, that means there is mutual consent between the two parties. Second is malinaw po na ang object niyan ay legal, legitimate, which is employment, no? So kung nakasaad naman po sa kontrata that it's for employment purposes, so it's employment contract, that's the second element. And third, malinaw po dapat yung consideration. What's in it for the employee? Nakalagay ba dyan yung kanyang compensation and benefits, no? Kung yan po ay present, yung tatlong yan, yan po ay valid contract kahit yan po ay hindi notarized. Now, ang notarization, maganda po yan, but it's merely a best practice sa employment contract. Pag hindi po notarized yan, it doesn't mean invalid po ang employment contract. Pero pag notarized, ano po ang advantage? Notarization is proof that voluntary yung pagpirma, no? Ang notary public kasi ay isang testigo, witness ang isang notary public. Wini-witness ng isang notary public na yung taong pumirma ay siya nga talaga yon. Yung signature na yon ay kanya. At yung signature na yon ay genuine and authentic at walang nagpuwersa sa kanyang pumirma doon. Voluntary yung pagpirma niya. Yan po ang advantage kung ang isang document ay notarized dahil may testigo. The notary public acts as the witness regarding the authenticity, the genuineness, and the voluntariliness of that contract. Okay? Punta mo naman tayo dun sa... meron pa ba tayong ano... questions from our survey, Ms. Sigrid? From survey po, sir, meron pa po. Okay. Our company, question number 3. Ms. Sigrid, go ahead. Kindly read this. Our company provides postpaid plan to our employees. It is legal to deduct the excess usage to their salary. Our process is we have them sign ATD. If they refuse, we use NTE and NOD, stating the recovery on extra charges. Okay, okay. From MC, no? MC, ganito, no? Itong situation na ito can be prevented kung malinaw yung inyong company policy, no? The reason why you have this question, why you have this issue is because hindi malinaw yung company policy. So, ang ganda naman ng intention ng company dito, nagbibigay ng postpaid plan. Ibig sabihin siguro sa cellphone, no? So, may cellphone, may postpaid plan, pero siguro may certain limit. And then pag ginamit ng employee, data, whatever, long overseas call, so may mga additional charges yan. So, nag-over do sa budget. So, ngayon, chinacharge ni employer sa employee pag lampas na dun sa allowed budget for the postpaid plan, no? Ito kasing situation na ito ay mapiprevent at ma-avoid kung malinaw yung kasunduan, no?
diba? Kasi kung malinaw yan, in the first place, hindi na magkakaroon ng ganitong issue. No? At madidismiss pa, papasagutin pa, papadalan pa ng notice to explain, i-administrative charge, i-dismiss pa si employee. Nako, parang kumuha ka ng batot pinukpok mo sa ulo mo. No? Imbis na naging napabuti ang relation ng company at ng employee, dahil of course it helps, no, kung merong postpaid plan ng mga employees, ay nagiging nagiging reason pa para mag-away ang employer-employee. So ang first suggestion ko, no, kung may ganito, ayusin ng HR, ayusin ng management itong policy na ito, magkaroon ng meeting once and for all para maging malinaw ano ba talaga ang policy natin dito, and then papirmahin lahat ng mga employee. Kailangan po may malinaw na kasunduan in writing bago po i-roll out ang mga ganitong policy. Kasi tingnan nyo, no, ang laking issue niyan, magdi-dismiss ba kayo? Baka paano pag hindi nagustuhan ng employee na madi-dismiss siya, di labor case yan. So naabala pa yung management. Imbis na tumututo kayo doon sa mga activities niyo, sa businesses, sa mga clients and customers, masasidetrack pa kayo ng isang labor case dahil lamang dito sa alitan, sa excess charges sa postpaid plan, no? So yan. So ang pinakamagandang approach diyan is preventive, no? Preventive. Kasi kung may agreement at malinaw yung agreement at pirmado yan ng employer at employee, it should be based on that, no? Kung hindi tumupad si employee doon sa kasunduan regarding the postpaid plan, di talagang pwede siyang i-administrative, that's because that's breach of contract. May kasunduan si employer sa employee, ay tumupad ni employee, 'di ba? Pwede po 'yan talagang maging ground for disciplinary action. Pero kung wala, no? Walang kasunduan, no? So talagang magkakaroon ng alitan 'yan. So, next question, Miss Sigrid, let's get some question from our viewers. So, yung next question po is regarding po doon sa first topic. Pahabol lang po siguro ito. Sige. Attorney Paul, how about po kapag nag-resign si employee and nag-undergo na siya ng 30 days turnover? Halfway na siya sa pag-render ng 30 days, suddenly, nagsabi siya na kung pwede, hindi na ituloy ang resignation niya. It is acceptable. This is from Sir Mark. Okay, maganda situation din yan, Mark, no? So, nagbago ang isip ni employee. So, nagte-30 days turnover na siya. And then, in the middle, nagbago isip. Kasi baka hindi natuloy whatever yung plano niya, no? Babalik talaga siya. So, ganito po ang rule dyan. May Supreme Court decision regarding that. No, ang sabi po ng Supreme Court decision, kasi nangyari na po ito, no, in the past, at may ruling na ang Supreme Court natin dito. So ang ruling na Supreme Court ay ang isang employee na nagsubmit ng resignation ay may karapatang bawiin ang kanyang resignation kung hindi pa to ina-accept ng employer. Okay, again, the employee who submitted his resignation letter can withdraw. Pwede niyang i-recall, pwede niyang bawiin. Nagbago po isip ko, sir. As long as hindi pa accepted ng employer. Yan. Pwede. Pero once accepted na, hindi na. Ano na? Wala na. Kumbaga, nagkaroon na sila ng kasunduan, no? When the resignation is accepted, nagkaroon na sila ng agreement na magiging effective na ito at wino-work out na lang yung turnover period. So, now, anong ibig sabihin ng accepted? Ang accepted po ay iba sa receive. No? Magkaiba po. Different po ang receive sa accepted. Kasi yung receive, ano lang yan, tinanggap, stamp receive. O sinubmit mo sa supervisor mo, sinubmit mo sa superior mo, sa boss mo. Pag tinataka niya ng receive, hindi pa po yun accepted. Receive lang yan. Receive. Yung accepted po, para masabi natin accepted, eh talagang may sagot sa'yo. May sagot, no? Na tinatanggap ko, whether in writing or may stampad na nakalagay, accepted, no? So mag-iba po yun, ha?
Kasi yung receive, ano lang yan, parang tinanggap nung sekretarya. Hindi pa po na nababasa, receive lang. Hindi pa po yun acceptance. So, kailangan para documented, may sulat from the management na tinatanggap. So, once the resignation is accepted, hindi na po pwedeng bawiin. No, ang gagawin na lang ng employee, kailangan makiusap siya. Pwede po ba na ano? So, kung ayaw ng employer, eh, inaccept ko na yan eh. Wala na. Wala na po tayong magagawa because it's already accepted. Done deal na po. No? So, yon. Anyway, it's already 11 o'clock. Naubusan tayo ng oras, Miss Sigrid. Talaga naman kulang ang 1 hour natin dito. 11 o'clock na. And mukhang marami pang nagtatanong. At meron mga tayo mga questions na nakahanda, no? Galing doon sa mga nag-submit doon sa ating survey form. Pero I think wala na tayong panahon. 1 hour lang po tayo at kailangan na po tayo magpaalam. Okay? So, doon po sa mga nagpadala ng question, don't worry, no? Che-check ko po mamaya yung inyong comments, just a comment section. Just keep on sending and I'll read it kung hindi po mamaya, bukas, or sa Sunday this weekend, babasahin ko po yan at sasagutin ko po yan, pero dyan na lang po sa comment section. So marami pong salamat at nagpapaalam na po kami. Thank you for joining us and being with us dito sa Ask Atty. Pol on TNC. Thank you! Bye!
Viewing and listening to our contents do not create any client-lawyer relationship. Whatever comments and recommendations that we give during our sessions are strictly for educational, information, and training purposes only. Please engage a trusted and reliable lawyer for legal advice and professional services. Thank you.